Magandang-magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay pinagparang araw na ibinigay ng Diyos po sa atin. At ngayon pong oras na ito, we just want to greet everyone saan man po kayo naroon. Ngayon pong oras na ito, ang Diyos ang siyang kikilos po sa ating pong buhay. When we come to the Lord with a hunger heart, ang pangako po niya, tayo po ay pinagpala na sapagkat bubusugin niya ang sino man na nauuhaw sa kanya pong banal na presensya. Sa oras pong ito, we just want to greet everyone. Lalong-lalo na po yung ating pong mga early birds. Bago po tayo manalangin, magpuri at makinig ng salita po ng ating Panginoon. Kung kayo po ay nandyan pa, pwede po bang palakpakan po natin ang ating pong Panginoon? Umaasa po tayo na gising po tayo sa oras na ito. We just want to greet Pastor Edith Pineda, si Sister Rowena Escalante, Len Mendoza, Connie Kasapaw, Severina Samia, Franz Manalo, si Susana Kapili, Violeta Clara Angeles, Emiliana Calma, Len Buds Mendoza, si Liorita Lasatin, Aaron Wong, Jackie Valencia, Pastor Andy Basco, Elijah John, si Chris Bong Alfonso, Ruth Tayag, Susan Reyes, at si Mai Firme. Praise God. Ang ating po mga sharers, si Brother Randy Quezon, si Pastora Carmela Lapus, Cynthia Tordesilla, si Pastor Andy Basco, Leia Villanueva, Felisa Magno, at si Brother Fernan Canlas. Sa oras pong ito, sabay-sabay po nating sambahin ang ating Panginoon. San man po tayo naroon, huwag po kayo mahiya, magtaas ng kamay, lumuhod. Yung bang ang puso natin ay handang-handa at focus sa ating pumpagsamba sa Panginoon. Let's worship the Lord. Hallelujah, Jesus, we praise you. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Let us take this time to worship God in our own way. Hallelujah, Jesus, we thank you for everything that you have done in our lives. Song, worship and praise Him, the Lord of
On worshiping the Lord. Hallelujah. Let's sing the chorus. Sing the chorus once again. Ramasandria. Let's worship the Lord. All of creation resounds in the song. Yes. You are worthy, O God. You are worthy. Now unto them who sits on throne be glory and honor and praise. All of eternity. We worship you. We bless your holy name. Worship and praise it, the Lord. We lift up our voices to you.
glory, glory. All the angels sing with us. You are worthy, O Lord. Worthy to be honored. Worthy to be worshipped. We lift up our voices to you. We glory in your name, O God. We sing our adoration. We sing exaltation to you. Receive our praise. Receive our thanksgiving. All that is in our heart. We lift up our voices to you. Honored today as we all together lift our voices. Almighty God, all powerful God, purihin ang iyong pangalan ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang parangal, sa'yo ang pagsamba, luwalhati sa'yo. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are greatly honored today. Walang ibang Diyos na aming pararangalan. Ang daming mga bagay na yung ginagawa sa aming mga buhay, kung minsan hindi namin napapansin ang yung kamay ay nasa aming buhay. We thank you for divine providence. Hindi man namin nakikita, hindi man namin ito nararamdaman. The hand of the Lord is working and moving in our midst. And we thank you that the steps of the righteous person are ordered by God. Ikaw ang siyang kumikilos sa buhay namin na kami po'y makarating doon po sa nais niyong marating po namin. At maging ang pananalangin namin sa araw na ito ay gagamitin po ninyo upang lalo naming maintindihan ang mga layunin po ninyo sa aming buhay. Patuloy niyong bubuksan ang aming puso at kaisipan at ipapahayag mo ang lahat ng dapat maipahayag po sa amin. Kasama ng aming mga kapatid saan man sila naroon, ang kalayaan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay mararamdaman po naming lalo ngayong araw na ito. Wala kaming makakaligtaan. Palalakasin niyo po kami. Pupuspusin niyo po kami. Ang aming pananampalataya ay lalong iaangat po ninyo. At kami po'y lalalim sa aming pong relasyon sa inyo. Hallelujah. At sa aming pong pananalangin ngayong oras na ito kasama ng aming mga kapatiran, patuloy niyong ipahayag sa amin ang mga dapat naming ipanalangin. Magkaroon kami ng bukas na puso at kaisipan na kung saan masasabi po namin ng banal na Espiritu Santo ang siyang nagbigay ng kapangyarihan para po kami makapanalangin ng lubusan ng may buong pusong pagpapanalangin, Panginoon. Salamat po, salamat po. Hallelujah. Sa oras pong ito, saan man tayo naroon, dudulog na ho tayo sa panalangin. Can we just kneel down? You want to stand? O yung mga iba, para magpatuloy na gising po tayo, pwede po tayong manalangin na naglalakad. Ang importante, focus tayo sa Panginoon ngayon pong oras na ito. Ating pong itaas ang ating kamay. Hallelujah, as we pray together today. Thank you, Jesus. Iba po yung nakataas po yung ating kamay sa oras pong ito. We are declaring the Lordship of the Lord sa ating pong pananalangin. We are also declaring that God's hand will move. Kamukha po ng panahon po ni Moses habang nakataas ang kanyang mga kamay, nagtatagumpay ang mga Israelita. Ang pagtaas po ng ating kamay sa oras nito ay kapahayagan na tayo po'y magtatagumpay sa panalangin. Let's have faith, believing that through this faith na nasa atin, magtatagumpay po tayo ngayon pong oras na ito. Hallelujah! Thank you, Jesus. Sabi po ng 1 John chapter 5, we have overcome this world because of faith. Because of faith. Let's believe God today
nakikilos po siya. Oh Lord, ito po ang una naming panalangin. Lalong umangat ang aming pananampalataya. Lalo po kaming magkaroon ng malalim na pagtitiwala po sa inyo. Let your words sink down within our hearts, Lord God, today. Lalo po naming maunawaan ang iyong pagkilos sa aming pong buhay. Kahit, Panginoon, yung nangyayari sa aming pangkasalukuyan ay hindi akma doon sa aming pinaniniwalaan. Hindi siya akma sa aming pinanghahawakan. Lalo kaming magtitiwala sa inyo ngayon pong oras nito. Lalo naming paniniwalaan ang kapangyarihan ng iyong salita. Lalo po naming tatayuan ang iyong mga pangako sa aming pong buhay. Magpapatuloy kami sa aming pong pananalangin. Kami po ay magtutuloy-tuloy na panghahawakan ang iyong mga pangako sa amin. Kaya kung meron po kaming mga kapatid na nanghihina, meron po kami mga kapatid na parang nagdududa sa nangyayari, Lord God, aming dalangin na ang iyong kapangyarihan ay kumilos sa aming po mga kapatid at umangat ang level ng kanilang pananampalataya ngayong pong oras na ito. We pray, Lord God, that faith will arise within every soul today in the name of Jesus Christ. Na aming pong maalala muli ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Lalo hong panghahawakan namin yung mga pangako na dati, ito'y aming pinaniniwalaan. At ang aming pong dalangin, ito po ay magkaroon ng buhay ngayong oras na ito. Revive the promises, Lord God, in our hearts. Revive the belief that we have in your word ngayong pong oras na ito. Mabuhay na muli ang aming paniniwala sa iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ipaalala sa amin ang mga salita na aming pinanghahawakan at lalong aangat ang aming paniniwala sa mga pangakong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Ipagpipray po natin ang ating pong bansa sa oras na ito. And let us believe God sa kanya pong promise para po sa ating pong bansa. Lord, patuloy naming pinangahawakan na ang sino man pong lalapit sa inyo at hahanapin ang iyong mukha, hihingi ng tawad sa mga kasalanan na tatalikdan ang kanilang dating buhay. Makikinig ka mula sa kalangitan. Pagagalingin mo ang aming bansa. Patatawarin kami sa aming mga pagkakasala. Lord, ngayong oras na ito, pinangahawakan namin ang pangako pong iyan na magkakaroon ng pagpapala ang bansang Pilipinas. Patatawarin mo ang aming pong bansa. If your people will come to you, seek your face, turn from their wicked ways. Lord God, we thank you that you will hear from heaven. You will forgive our sins and heal our land. We, your people, are coming together right now, believing your hand is moving in this nation. Ikaw ang magdadala ng kaligtasan sa aming pong bansa. Iaangat mo ang level ng katuwiran ng aming pong bansa. Panginoon, at ang pangako po ninyo, righteousness exalted a nation. Habang lumalaganap ang iyong katuwiran, pagagalingin mo ang ekonomiya ng aming pong bansa. Maging ang mga may karamdaman sa bansang ito, kung meron man ang hanggang ngayon, yung pong epekto ng COVID sa aming pong bansa, epekto ng anumang virus, pati na yung pong dengue sa aming pong bansa. We claim right now, isa po ito sa inyo pong paggagalingin ang mga Pilipino makakaranas ng lakas mula po sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. May hahayag na sa bansang ito makikita ang matinding pagkilos ng kamay ng aming pong Panginoon. Mula po sa mga nanunungkulan sa aming pong bansa, dalangin namin ang katuwiran po ninyo ang maghari. And we not only pray for righteousness, we also pray for wisdom. Hindi po madali ang manungkulan sa bansa, lalong-lalo na ang layunin ay iangat ang ekonomiya ng aming pong bansa.
Lord God, di kami pwedeng manad at hindi po kami pwedeng magtiwala sa aming pong sariling lakas. Nagtitiwala kami na Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng mga kakayanan na dapat meron po kami para kami po'y magtagumpay para po sa bansang ito. Kaya mula po sa aming presidente, sa aming pong vice president, sa lahat po ng mga senators, congressmen, O God, maging sa lahat po ng mga governors, vice governors, sa lahat, Panginoon, ng mga board members, sa lahat ng mga mayors, vice mayors, sa lahat po ng mga city councilors, sa lahat po ng mga barangay captains, maging ang mga barangay councilors, down to the level of the sangguniang kabataan. Wala po kaming, Panginoon, gustong makaligtaan sa lahat ng mga nanunungkulan sa aming pong bansa. Ang mayamang pagkilos ng kamay ng Panginoon ay maranasan ng bansang ito. At salamat po sa pag-angat mo ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kasama na ng mga bansa na kung saan nakatira ang mga kapatiran namin, nakakasama po namin everyday sa panalangin. Saan man sila naroon, sa Europe, Panginoon, sa Canada, sa Amerika, sa Japan, Lord God, at sa lahat pa ng mga bansa na hindi po nabanggit. At yan po ang dinadalangin ng aming mga kapatiran. We speak your blessing to these nations. At dalangin po namin ang matinding pagkilos ng Panginoon sa mga bansang ito na maging madali ang paglaganap ng iyo pong salita. Lalong dumami ang mga mananampalataya at maranasan ang pagkilos po ninyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Can we just pray for the families right now? Hallelujah! Kung meron man sa pamilya po ninyo sa oras na ito ang may karamdaman, just speak the healing power of the Lord sa mga member of the family. At sa oras na ito, kung meron man po member of the family na hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, atin po silang idulog sa Lord ngayong oras na ito. I'll give you time to say to the Lord, speak to the Lord, even mention the names of our family members ngayong pong oras na ito. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Aming pong inaangkin ang kaligtasan ng mga miyembro ng pamilya kasama na ng aming mga kamag-anak. Isa po sila sa aming pong dinadalangin para po sa aming prayer for three. At inaangkin po namin na ngayon pong 2022 magkakaroon ng revival po sa mga relasyon sa lahat po ng mga members of the family. Lalong magiging matibay ang relasyon. Meron po mga kapatiran sa oras na ito na meron silang problema sa kanilang pong relationship. Mga mag-asawa, magulang sa mga anak, mga magkakapatid. Dalangin namin ang restoration ngayong oras na ito. We pray for reconciliation in the powerful name of Jesus Christ. O God, yung pong pagtatatagpo ninyo ng mga relasyon ay tuloy-tuloy. Kaya hindi magtatagumpay ang anumang gawa ng kalaban sa mga pamilya. He came to steal, kill, and destroy, but you came, Lord, to give us life that is abundant. And one kind of abundance ay yung meron kaming magandang relasyon sa lupo ng aming tahanan. Kaya winawasak namin ang lahat ng gawa ng Diablo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dalangin po namin yung pong pagbubuklod, yung pagkakaisa, yung pong pagpapatawad, yung pong pagpapakumbaba, yung pong pag-aayos ng puso. Ang aming dalangin sa lupo ng tahanan, maging matibay, hindi magtagumpay ang gawa ng kalaban. At sa lahat, Panginoon, ng may karamdaman sa mga kapatid po namin, inaangkin namin sa oras na ito ang kanilang kagalingan. Ibabangon niyo po sila sa banig ng karamdaman. At sa loob ng tahanan, dalangin namin ang iyo pong proteksyon na walang sumpa, na walang gawa ng kalaban ang magtahanan
magtatagumpay. No weapon formed against our family will ever prosper in the name of Jesus Christ. At ang kabuhayan ng mga nagtatrabaho ay patuloy po ninyong iangat. We pray for financial breakthrough to every family na maging totoo ang iyong pangako na hindi po kami magkukulang sapagkat magiging sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Salamat po. Can we just pray for the church right now? Let's pray for the church. Specific na ipagpipray po natin sa mga churches. Meron pong paparating na revival sa church dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Angkinin po natin ito po'y mangyayari. At bahagi po ng revival, pati po yung mga bumibili ng lupa, pati po yung mga nagpapatayo ng mga sanktuaryo, magpo-provide ng blessing ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we just pray for the churches right now? Thank you, Lord. Nagkakaisa po kami sa panalangin sa oras pong ito. Unang-unang dalangin po namin sa iyong iglesia ay ang paglaganap ng salita ng aming Panginoon. Magpapatuloy ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. We claim your promise that in the last days, you will pour out your Spirit on all flesh. Hindi kailanman makakaligtaan ang mga anak po ninyo, Ama. Mapupuspos po silang lalo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At patuloy niyo pong gagamitin ang bawat isa. Lalong dadami po ang mga disciples. Lalong dadami po ang mga cell groups. Lalong dadami po ang mga leaders. Lalong dadami din po ang mga magpapastor. Lalong dadami po yung mga maglilingkod sa aming pong Panginoon. Magiging hayag ang iyong panawagan. Magiging klaro ang pagkilos po ninyo sa bawat isa po sa amin. At dalangin po namin, Lord God, lahat ng mga nangangailangan ng blessing sa pagbiliho ng lupa, pagpapatayo ng mga sanktuaryo. Ipapahayag po ninyo na ikaw ang siyang nagmamay-ari ng mga gawain ito. Hindi nyo ipapahiya ang iyong iglesia. You will provide for the needs, O God, in the powerful name of Jesus. Sa lahat ng mga churches dito po sa Philippines, maging sa ibang bansa, O God, magiging bukas ang langit. You are the owner of the silver and the gold. Yan po ang sabi po ng Book of Haggai chapter 2, na kung paano pinagpala po ninyo ang unang sanktuaryo, ang yung templo, na hindi po ito nagkulang. Gagawin niyo po sa aming pong kapanahunan na kung saan pupunta ang mga tao doon at sasambahin ka ng buong puso't kaluluwa at spirito. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Thank you, Jesus. For our last prayer, pag-pray po natin ng mga kapatid po natin nag-send ng kanila po mga prayer requests sa oras na ito bago po tayo makinig ng salita po ng ating Panginoon. Stretch forth your hand sa inyo pong gadget. Kaya po sa TV, saan man po tayo naroon, yung po mga nasa sanctuary, iangat po ninyo, iunat ang ating kamay. At sa lahat ng makikita po nating prayer requests, at lahat ng inilalagay ng Panginoon sa ating pong puso, sila po ay ating idalangin sa oras na ito. Hallelujah. Pasalamatan muna natin ng Panginoon na siya po'y kumikilos sa oras na ito. We thank you, Lord God, that you are answering our prayers. We thank you that even before we write our prayer request, bago man po kami mag-type, bago man po kami mag-post, alam na po ninyo ang laman ng aming puso at umaasa po kami sa tuloy-tuloy na pagkilos po ninyo sa mga kapatid po namin. Sa mga kapatiran po namin na dumadanas ng matinding pagsubok sa oras pong ito, dalangin namin hindi sila bibigay. Lalong magiging matibay ang kanilang pananampalataya. Gaya po ng patuloy naming naririnig every morning watch, na tuloy-tuloy pa rin ang aming pananalangin. Kaya salamat po sa complete healing po ni Joshua Sikat. Salamat sa divine protection, salvation, and good health for the family of Maribel Babaran. Complete healing for Bonito, Lord God. Even kay Christina Go. Thank you, Lord God,
sa complete healing po nila. Si Chris Babaran Dalagan, salamat po at pinagaling na siya from diabetes. Ganun din po yung husband po. We also pray, ano man ang sakit po niya sa puso, ikaw nakakaalam. Aming inaangkin ang kagalingan sa puso sa pangalan ng Panginoong Jesus. Thank you for your traveling mercy for Mark Anthony David. We also pray for financial breakthrough and complete healing for Violeta Yandan in the powerful name of Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, na makakapaglakad na si Ramilo Dimaranan in the name of Jesus Christ. Lord, we claim the salvation of EJ, Erwin Sarmiento, Glenn, and Jester Tareño in the name of Jesus Christ. Si Eddie David, salamat po yung pain po niya sa kanyang tuhod ay pinagaling na at siya po'y makakapaglakad na sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, na ibibigay po ninyo kay Faustina Faust. Lord God, pati ho yung kanyang buong pamilya in the name of Jesus. Thank you for your protection and provision to the family of Jocelyn Chua in the name of Jesus Christ. Si Tonyo Manaloto, salamat po sa good health at ganun din po yung complete healing ng kanyang pangangatawan. Ganun din po kay Baby Taylor. Thank you for healing her, Lord God, in the powerful name of Jesus Christ. Salamat po sa mga kapatiran po namin ito na anuman ang kanila pong pangangailangan, ang kamay ninyo ay kumilos na. Hallelujah. Si Jess Rizal, Lord God, sikat. We thank you, Lord, sa kagalingan po niya. Si Chris Dalagan, we thank you, Lord, yung enclosure of hearing in the name of Jesus Christ. Si healing from fever para kay Shenin May Bingo in the name of Jesus Christ. Si Chichit, Lord God, we pray yung healing from stroke. Maranasan, Panginoon, yung kagalingan mo at sumigla muli ang kanyang pangangatawan. Si Justin Galang, salamat po sa complete healing po niya at siya po'y makasama na po namin sumasamba sa inyo. Si JD Tolosa, oh God, we claim yung pong fast recovery po niya. Maging si Tonyo Manaloto, we pray yung complete healing din po niya. Si Nicole Brandy, oh God, salamat po sa kagalingan na ibibigay niyo po sa kanya. Si Zainay Michelle, oh God, we pray yung pong mga kidneys po niya, oh God, maranasan ang kagalingan po ninyo. Yung Galban family, we thank you for your protection and provision sa buhay po nila. Si Nina Montano, we pray for wisdom na kanyang gagamitin. Maging si Felicima Gonzalez, thank you Lord God na ibabangon niyo po siya from stroke in the name of Jesus. Sa lahat po na mga kapatid po namin, meron pong iniindang karamdaman sa oras na ito. Ikaw ang siyang nakakaalam. We speak healing in the name of Jesus Christ. We speak healing in the name of Jesus. Instant healing in the name of Jesus. Hallelujah. At sa pagpapatuloy po namin sa pakikinig ng iyong salita, as you have sent your word, ang sabi po ng inyo pong pangako, you have healed our diseases. Kaya gagamitin po ninyo maging ang pakikinig namin sa oras na ito na anumang mga bagay na dapat naming matanggap sa araw na ito, mararanasan po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin ng lahat po'y magsabi ng Amen, Amen. And you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are. I ask you to come and touch your people today, Lord.